Magandang umaga po mga kaagri, dito tayo ngayon. Samahan niyo ako mga kaagri kasi mag-inject tayo ng kalabaw ngayon. Mag-inject tayo ng vitamins. Mga alas city na mga kaagri. Tara, samahan niyo ako. Dito tayo ngayon mga kaagri, mag-sterilize tayo ng gamit natin mga kaagri kasi mag-inject tayo ng kalabaw ngayon. Kasi sobrang init, tag-init. Kailangan ng vitamins yung kalabaw natin kasi para maka ano siya sa init mga kaagri, hindi siya ganong matamaan kaagad. Kailangan ng vitamins. Ito mga kaagri, sterilize muna natin itong mga gamit natin. Yan mga kaagri, 5 minutes na kumukulo na mga kaagri. Patayin na natin. Ready na ito mga kaagri. Ayan mga kaagri, mag-inject tayo nito. Yan o. Ito nasa mga 300 kilos ito mga kaagri. Estimatein lang natin. Ngayon mag-inject tayo. Gamit nito mga kaagri. Ito ay Bilamil. Pampalakas. Pang palakas ng resistensya din mga kaagri. Andito na lahat. Ito ang ginagamit ko sa pag-inject ng mga malalaking hayop tulad ng baka, kalabaw, saka baboy mga kaagri. Sa mga injectable mga kaagri, itong ginagamit ko. Pag-inject naman natin ito mga kaagri, bali 15 ml kasi 5 ml is equivalent to 100 kilos. Nasa mga 300 kilos ito mga kaagri, kaya 15 ml ang anuin natin. Yan o. Yan, ito yung mga kaagri o. Pag-inject tayo mga kaagri, walang problema kasi hindi naman nananadyak to eh. Kaya hindi na kailangan ng harangan. Ang kailangan natin, bali itali lang natin siya ng nakaangat mga kaagri. Walang problema to mga kaagri. Ang problema dito, itali lang siya ng nakaangat. Yan mga kaagri, kailangan nakatali talaga siya. Walang problema yan mga kaagri kahit walang harangan. Kasi ang problema lang nito, medyo tatalon to. Hindi naman nadyak to eh. Kasi kalabaw to, hindi to katulad sa baka. Kaya tingnan mo ngayon.
Ang problema lang nito, tatalon to kapag lalo pag hindi pa nakasubok ng ano. Ano ba, Agri? Nani. Nakatilaw og yan, ito na mga kaagri. Tapos na tayo nag-inject mga kaagri. Ito na. Wala na.